Good morning, YouTube subscriber. This is Ramil Coin Collection, and we have my topic for our today is 1969 D mint mark, Denmark mark, Liberty quarter dollar eagle. This one is 1980 Liberty quarter dollar eagle. These two coins have a different error, may pagkakaiba po sila na error. Hindi pa po tayo gumagamit ng microscope. Makikita niyo po yung 9 niya, nakadikit na po dito almost, dahil hindi po siya naka-center punch. Yan po sa 1980. Dito po tayo ang topic natin tungkol po dito sa 1969 error, kung magkano bang halaga niya pag hindi error at error coin. Yan. Ay, bumagsun ng ating camera. Alasin po muna natin yung 1980 na napakagandang coins. At baka humagasgas, dahan-dahan lang po natin pagkuha. Yan. Dito po tayo sa topic natin, at mamaya po tayo tutuloy sa 1980 Denmark Midmark, kung ano ang kanyang mga error, anong kanilang pinagkaiba. Ngayon po makikita nyo po sa close up ng quarter dollar eagle, malinis po siya, makintab po yan. Pagmasdan nyo po yung date, almost maputol siya o mabuwasan ng konti. Dito mapapansin nyo po sa Liberty, pag kinlosa po natin yan, LBI, nagdo-double day po siya. Ayan po, dito po kitang kita sa I, tsaka sa B, tsaka sa L. Ayan po. At dito po makikita nyo po itong D, almost mawala, nagdo-double day din po yan. At napaka-importante po niyan, dahil dyan po talaga sisimula ang error ng 1969 Liberty Eagle. Kung masalan nyo mabuti, at kung may natatabi kayo nito, ito po ay may halaga. Maganda po ang halaga nito sa bilihan ng mga coin collector. At huwag po nito, taas po ang pagkalikinis niya. Hindi pa po siya mag-circulate. Ikutin po natin siya. Ayan po, ang kinta po, di ba? Diyan. Nagda-double day din po yan sa super microscope. At dito po ang pinaka-importanting error niya. Yan po, yan dahon na yan. Yung tinutungtungan ng ibon na yan, yung dulo po nung isang dahon na to, hindi po siya lumagpas dun sa pinaka kahoy niya. Ababa po siya ng konti. Yan po ang error niya. Yan po ang pinaka rare na error niya. Yan. Tapos dito po yan, halos nag-double day po yan. Yan, quarter dollar. Tsaka United States. At pakikita po natin yung pinagkaiba nila
sa isa pong error points ko, yung sa dahon niya po, kasi ito po ang pinaka importante po eh. Yan po, gamitan natin ng microscopic, pero mas maganda po kaya natin yung camera. Patay kang bahay ka, mamamatay po ata siya. Natakpan po, wait lang po. Sa natin siya na konti, natakpan po yung dahon ng error. Microscope po yan, nakikita nyo po yung pagkakaiba nun. Yung dito po sa left side, di ba ho, parang nabiyak yung tungtungay niya. Yan po ang error niyan, at yung dahon niya ho, hindi lumagpas, di ba? Parang naging dalawa po siya, hindi katulad po dito sa ibabaw. Matulis. Yan, yan po ang error niya. Hindi po siya patulis at hindi siya magpas. Nagdo-double die po siya. Pagmasdan niyo pong mabuti sa dalawa, ano po pinagkaiba. Ayusin na po natin to. Tuturo ko po. Yun po. Yan kahoy. Saka yung dahon. Sa kabila po. Yung dahon po, lumagpas. Yun po yung kahoy. Maganda po yung pagkakabuild. Yan po. Kung basta nyo mabuti. At iangat po natin yung camera. Alisin po natin ang isang coins. At gumawin natin itong coins na ito. Hindi mahirap ka rin kasi nakagwantes. Pakikita ko po sa inyo ang pagdodouble din ng liberty niya. Natin ang microscope. Ayaw pong masoom. Hindi ko po makuha yung angle na pagdodouble day niya. Ayan na po. Kikita niyo po. Ito po yung sa D. Ayan po yung 1969, almost touch po. Ayan, hindi lang pumukaw sa microscope yung pagdodouble niya, kasi po dapat yung hindi po magnifying glass, dapat po super ano, pero din yung lumalapag po siya nito. Ayan. Ayan po. 1969 D-mint mark. Kung mataas po ang value niya, nagkakalahaga po siya ng $1,000 to $3,000 po.
Ako. Error po. Ay, ang dahon niya. Yan po. Double day po yung kahoy niya, no? Pag dito po, wala. Pag dito po, makikita yung double day niya. Yan po ang pinaka pagkarere niya. Yung dahon po na yun. $1,000 to $3,000 po yan. Yan po, makikita niyo po yung mga error ko niya. Almost stats po. Saka yung United States. $1,969. Error leaves. Work. $1,000 to $3,000. Tandaan niyo po yan. Liberty quarter dollar, 1969, D-mint mark. Thank you to all my subscribers. Watch and subscribe my video. Thanks to the next topic. Okay.